A strong army can conquer a kingdom, but the strongest army in the world cannot stop an idea whose time has come, and that is cooperativism. Enough is enough of armed struggle. Enough is enough of violent extremism. Magkaisa po ang mamayang Pilipino para baguhin itong mga structure of oppression. Pag-amin ng CDA chairman, baon-baon niya ang advokasiyang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isang advokasiyang balang araw mabigyan ng pantay-pantay na karapatan at boses ang bawat mamamayang Pilipino, magkakaiba man ang kinagisnan at kinatatayuan. Kaya nga si Presidente, nagagalit eh. Ang sabi niya, kayo ha, water is means to life. Electricity is means to life. Do not use it to make so much money. Enough is enough of oligarchical control. O ano ang kwanya? Cooperativism is the answer. You see that? Empowerment of the people. Equity. Sa pagkakaupo ni Pangulong Duterte noong 2016, isa sa naging mainit na talakayan ang pagbibigay pansin sa mga hinaing ng mga lumad patungkol sa kanilang ancestral domains. Sa kabila ng paghikayat ng Pangulo sa mga investors na linangin ang mga ancestral territories, batid ng Pangulo ang suliraning kinakaharap ng mga lumad. Kaya siniguro niyang bago pumasok ang mga mamumuhunan sa mga lupaing sakop ng ancestral territories, kinakailangang konsultahin muna ang mga tribong naninirahan dito. Sa isang press conference, binigyang diin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi papayag ang Pangulo na ipagbili ang propriety sa lupain ng mga lumad. Meron po tayong mga batas na pinapatupad, meron po tayong mga ancestral domains. Ang sabi lang naman niya, papapasukin niya ang mga namumuhunan doon sa mga ancestral domains. No? Nang sa ganon, maibsan ang kagutuman ng mga lumad. Kapag nagkaroon po ng mas malawakang mga trabaho dyan sa mga komunidad ng lumads, mababawasan na rin yung impluensya ng NPA. At sa ganun po, hindi na sapilitan na kukunin ng mga NPA yung mga lumads at gagawing mga mandirigma. Sa pagharap naman ng Pangulo sa mga tribal leaders noong 2018, inanunsyo ng Pangulo ang paglalaan ng 100 milyong piso para sa agricultural land and community development bukod sa pamamahagi ng mga bahay sa mga lumad. So ako na yung mangita og investor. Muingon mog dili mog mina, dili oy mina. Og mingon mog gihuga-hugawan ang inyong lugar, paraho na to. Magigistorya lang mo sa ila, unsay gusto ninyo. If you want agriculture alone, mubuhi ko initially, karong-karong adlaw. Og ba siguro buhi ang tamog 100 million para sa tabang. Magandang gabi, Pilipinas!